ano update ng pick list natin. Double pick mo si Passage. Tapos, pumunta ka sa update. Kikita mo dito yung mga naka-check. Ito yung lahat yung mga i-update niya. Ngayon, yung i-update lang natin is yung ating chart. Itong ENC, katalogo at saka ENC update yung ating i-update. O tanggalin mo yung check ng iba. Tapos, click mo yung update. Yan, nagda-download. Hanggang sa matapos yung kanyang dina-download. Tapos na. Pagkita mo hanggang sa you are now up to date. Tapos, click finish. Makikita mo, week 35 na yung ating TNC. After na ma-update, pumunta kayo dito sa data folder na ito. Click nyo yan. Tapos, lalabas tong dalawang file na ito. Copy mo yan. Tapos, i-paste. Lagay mo sa USB. Hintayin nyo hanggang sa matapos nyo kopya yung buong content ng inyong updated na charts. Pinahas na, tapos na. Kunin mo yung USB. Insert mo yung USB mo sa USB port. Exit mo sa navigation mode. Click ENC and Arc. Click OK. Punta ka sa Tool. Option. Advanced option. Hanapin mo kung saan nakalagay yung inyong USB. Ayan na siya, F drive. Hanapin mo yung file mo. Ngayon is week 35. Hanapin mo yung week 35. Ito mo lang permit yung pindutin mo. Click OK. Click OK. Okay. And then auto detect. Click mo yung import update. Click okay. Hanggang sa matapos. Then click okay. Exit. Balik mo sa navigation and planning mode. Paano mo ma-check kung na-update ng ECLIS mo? Pumunta ka sa chart, ENC update report. Dito mo makikita, makikita mo yung pangalan ng barko, ship's name, MSI, date of report ngayon, August 29, tapos kung ano, kung kailan siya updated, August 27, week 35, updated na yung ating ECDIS. Sa ating slave ECDIS or yung backup ECDIS natin, ganun din yung process. Ang pinagkaiba lang ito sa ating backup na ECDIS, nasa iyong kanyang USB.